Magkakasamang nakinabang ang Sabbath School Superintendent sa Mountain Province Mission Territory nang sila ay dumalo sa convention na ginanap sa MPM Headquarters sa Baguio City. Doon ay nabahagi sa kanila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Kristiyanong pamumuhay, samantalang ginagampanan ang tungkulin at ministry bilang leader ng Sabbath School sa kanilang mga simbahan. Ang iba pang mga mahalagang aral na kanilang natutunan, alamin sa balitang May Pag-asa ni Mike Daniel Subala. Minamahal ang salita ng Diyos, may Kristiyanong estilo ng pamumuhay at naglilingkod kasama ang kanyang pamilya. Yan ang idiniin na mensahe ni Pastor Rilino Urbi para sa mga Sabbath School Superintendent na dumalo dito sa Baguio City sa isinagawang MPM-wide Sabbath School Superintendents Convention. Malaking hamon ang pagpapanatili ng sigla ng Sabbath School. Kaya nga, madiin na iminungkahi ni Pastor Rilino Urbi, Sabbath School and Personal Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church sa Luzon, ang pangangailangan ng pagpapasigla at pagbibigay ng gabay sa mga Sabbath School Superintendents. Ang mga tatlong bagay na ito ay kinakailangan ng bawat Sabbath School Superintendent upang maging lumago at matagumpay ang paglilingkod, pagsamba, at ito'y maging isang paraan para ang ating iglesia, lalong-lalo ng pangungunan ng Sabbath School Superintendent, ay matagumpay para sa Panginoong Diyos. Nakitang pangangailangan ang ganitong pagsasanay, kaya nga tampok sa pagpupulong ay ang reporting at testimonies para maalaman ang mga kinakailang tugunan ng pansin at workshop para mas linangin pa ang kasanayan. Ang nakikita na numero uno ay yung pangangailangan kung papaano palaguin ang Eskwela Sabatina. At in connection din ito sa promotion ng North Philippine Union Conference, na maliban doon sa mga Sabbath School teachers na sila ay masanay, kailangan din ang mga superintendents ay masanay dahil sila ang namumuno sa pag-uunlad ng Sabbath School programs or services. Kaya itong ating isinasagawa na mission-wide Sabbath School Superintendents Convention ay tutugon doon sa pangangailangan ng ating mga iglesia. Kaya nga, naging pagkakataon ang nasabing pagpupulong upang mapaalalahanan ang mga Sabbath School Superintendent sa mga bagay na kinakailangang isaalang-alang upang mapanatiling buhay ang Sabbath School. Kung tinitingnan natin dati na yung mga kapatiran natin ay may paghuhusga, dapat iwasan natin yun at hanggat maaari tanggalin na. Ayun. Tapos, kailangan natin matutunan na kung mahal natin ang Panginoon, turuan natin ang sarili natin na mahalin ang ating kapwa para tayo ay maging tunay na disipulo at matrain natin sila na maging disipulo din ng Panginoon. Naghahatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Baguio City, ako si Mike Daniel Subala para sa Hope Today, NPUC News.